Okay, so yun na nga, bumalahaw yung trend dito sa release ng gumaka at nakaharang siya ngayon sa kalsada. Sir Piting, anong ulam niyo? Boss, Sir Bong, low silog. Low silog. Uy! Pinangat at sa ate, sa akin na to ha. Lalagyan ko na to ng kanin. Okay, ang motorista. Ito na plato ko ha. Good morning, motorista! Kamusta kayo? May red light ang kagbi. Papunta kami ngayon ng Camarines Norte sa boundary ng Quezon at Bicol. Maraming dumaraming dumaraming dumaraming. So ayan, ma'am sir, mga tropa, mga guys, sumahan nyo kami sa ride na to at magandang biyahe to. Tapover sa Katimonan, Quezon, again. Katimonan. So yan. Kapiting, anong ulam niyo? Boss, Sir Bong, low silog. Low silog. Alright. Uy! Pinangat at ate, sa akin na to ha. Lalagyan ko na to ng kanin. Okay, ang motorista. Ito na plato ko ha. Pinangat. Kagi, kagi. Alright, katatapos lang namin mag-breakfast at taking lang ng dali bago kami mag-take off na lang Bicol boundary ng Quezon ng Bicol. Okay, mga sir, social distancing at diba wala pang Christmas, no? Dahil katatapos lang kumain at yosi-yosi sila. So, after yan, picture taking lang. Sir Pinoy, ano masasabi mo? All right, magandang umaga mga motorista. So, this time inumpisa natin yung vlog natin sa Bitukang Manok sa ibabaw, no, doon sa park niya at doon kami nag-breakfast. So, kaya ako ginawa yun dahil yung mga nakaraang vlog natin puro doon na sa area yun, ano? So I decide na dito na sa baba ng Bitukang Manok mag-upisa ng vlog at papasok na nga tayo ng bayan, ano? Ng Atimonan, Quezon. Siyempre kasama ulit natin ng Kagpi. So yan, siyempre Kagpi at tayo, Ride Tayo TV. So mga ma'am, sir, mga tropa, mga guys, once again, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe Ride Tayo TV and pakikalembang po yung maliit na kampana para every time na meron tayong upload video manonotified kayo at pakilike na rin po and share. So maraming salamat din po sa mga sumusuporta. Bagong kalsada yun ah. Darating yung mga ilang buwan, okay na yung road na yun, explore natin, dadaanan natin, pupuntahan natin yun. So, papasok na po tayo ng bayan ng Atimonan, Quezon, at dyan sa unahan ng konti, meron silang arko. So, yan, yan. Yun ng arko ng Atimonan, Quezon, no? Although, bago umakyat ng Bitukang Manok, Atimonan, Quezon na yun, no? Atimonan property. So, dito na tayo sa bayan, arko ng bayan yun eh. Papasok na tayo sa bayan ng Atimonan, Quezon, at
sinamahan tayo ng magandang panahon. Napakaaliwalas, napakaganda ng biyahe natin at excited lahat. Papaba na tayo ng Tabindayat ng Atimonan, Quezon. So tara, ride tayo. Sarap dumaan doon sa Tamindagat na yun ng Atimonan, Quezon. Ano, may similarity sila sa Seaside Road ng Gumaca, Quezon. Ang pagkakaiba lang, yung sa Atimonan, wala siyang rilis sa kanan at yung sa Gumaca meron. Mamaya, dadaan tayo ng Gumaca at ituturo ko sa inyo kung nasaan yung rilis sa kanang bahagi or kanan portion ng road. So, tara! Alright, it's Gumaca, Quezon. So, ito pong kanan natin yung makikita ninyo, release yung ibabaw na yan. At itong kaliwa, dagat. At syempre, ito yung kalsada, dinadaanan natin. So, yung release na yan, yung papunta po yan ng Bicol at papunta ng Manila. So, nandito na tayo sa Gumaca. Malapit na tayo pumasok sa property nila. Nasa bayan, sa bayan, sa bayan. Sa property nila. Nasa property na tayo ng Gumaca. Ano ba yan? So, mapasok na pala tayo sa town proper ng Gumaca. So, excited ako sa vlog na to at sa biyahing to. Dahil, nasa probinsya na naman tayo. Kakaibang feelings, kakaibang pakiramdam, kakaibang surroundings, no? Kakaibang kapaligiran. Every time na nasa probinsya tayo. So, masarap mag-ride. Pagka ganito, wow! Ang ganda ng dagat sa kaliwa. At syempre, yan. May release dito. Mag-minor tayo. May release. Yun na. Minor. Whoops! Pabe! So, si Charlito, dire-direcho lang siya, parang adventure bike. Traffic dito sa bayan ng Gumaca at mukhang mayroong problema sa unahan. Ano, natatanaw ko na, ewan ko kung nakikita ninyo. Ano ba yon? Uy! Totoo ba ito nakikita ko? Uy! Teka muna, palalampasin natin ito. Sandali lang, ha? Parang train yon. Okay! So, yun na nga. Bumalahaw yung tren dito sa rilis ng Gumaca at nakaharang siya ngayon sa kalsada. Lumubog yung rilis sa unahan, no? Medyo lumambot yung lupa, so nabalahaw, kumalas yung gulong. Pero walang problema dahil yung mga taga rito at yung ibang traffic enforcer, kasama na rin yung ibang tropang kagbi na member ng PNP, nag-assist sila ngayon. So sila, sir, yan, nasa kanan natin, PNP yan, na kasama natin sa Kagbi, nag-a-assist sila dito sa traffic. At yung left side, yung kaliwang portion, yun yung gilid, doon nila pinapalusot ngayon yung mga sasakyan. Ayan. So pagkalampas ng mga galing sa Bicol na sasakyan,
tayo naman ngayon ang lulusot sa area yon para makadiretso tayo, no? Sana hindi to magal tong release na to, no? Sana hindi train na to dito sa sitwasyon niya na lumubog nga yung release dun sa una na portion. So dito na tayo, tawid na tayo at yan, kita niyo naman na talagang nakaarang pero ginawa nila ng paraan, no? Bigayan lang, no? I hope na pagbalik namin mamaya, wala ka na dyan, train. Wala ka na dyan dahil magkikreate ka ng napakahabang traffic. Whew! So, alright. Kanina napakahaba ng traffic doon. At dito sa unahan na to, meron dito yung checkpoint. Ang pagkakalam ko, meron dito yung checkpoint. Walang sasakyan, ibig sabihin ino-hold. Ito yung checkpoint, oh. Yun. Naka-hold yung mga sasakyan sa area niyon at meron na naman nananalbahe yan, sumalubong, oh. Ay nako, kinat ko na yung video at nakakapag-init ng ulo. Kakaiba ang sagot ng jeepney driver na yun kung bakit siya nag-counterflow, no? Ay nako, nga naman talaga, walang disiplina. Anyway, tuloy tayo sa biyahe, mga tropa, mga ma'am, sir, mga guys. Sabahan nyo kami, tara, ride tayo. Alright, nandito na po tayo sa Bicolandia Ike at tumawid na tayo ng Arco. Kasama ko ang ilang member ng Cogpi. At yung ilang member naman ng Cogpi, nandun pa sila sa abilang Ark. So ibig sabihin kami, nandito na kami sa lupain ng Bicol. Nandito kami sa Bicol area at sila ay nasa Quezon pa rin. Hindi pa kasi sila tumatawid, so nandito sila sa Quezon, ano? Kami nandito na sa Bicol, ganun lang po kasimple yun. So sa Arco po, nagaling Bicol, may nakalagay na Diyos mabalos, it means Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo, no? Ibig sabihin yan, Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo sa pagtungtong ninyo, sa pagdalaw ninyo sa lupa ng mga Oragon sa Bicol. At nandito na nga tayo. So, this is Bong J of Pride Tayo TV.
Maraming salamat po. Hanggang dito lang muna ang ating vlog at may part 2 to. Pauwi ng Laguna.